Bangladesh. So today, is my birthday. Yay! So birthday ko nga ngayon, pero syempre walang handa, syempre, di ba? Kasi nasa pandemic tayo ngayon. So wala masyadong ganap. Syempre, walang ganap mga besh. Kasi di ba, ang mahalaga kahit walang handa, di ba? Kahit walang ano, at least binabati ka ng mga taong mahal mo, ganun. Tapos syempre, ang mahalaga is ligtas tayo, buhay, sumisipa, lumalaban sa hamon ng buhay, di ba? Ganun. Sanay tayo diyan mga besh. Sanay tayo diyan sa mga hamon-hamon ng buhay na 'yan, di ba? So today, I'm already 34 years old. Yay! 34 years old na ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi dumating ako sa 34 na edad na ito. Maraming mga pagsubok na dumaan sa buhay, pero syempre, natural lang yung mga pagsubok. Ang mahalaga doon is kung paano ka lumaban. So, kung paano mo naitayo yung sarili mo despite those struggles, despite those challenges, despite those hindrances, diba? So, ganun lang. Laban lang dapat tayo sa buhay, mga besh, diba? So, first time at my 34, ikikwento ko sa inyo yung personal kong buhay, diba? Siyempre, hindi naman tingin sa kaalaman ng mga nakakilala sa akin is galing ako sa mahirap, diba? Pero yung pagiging mahirap is hindi naging hindran sa akin para tuparin yung mga pangarap ko sa buhay. Siyempre, ang mahalaga doon is sabi nga ni Miss Catriona na Gray, diba? Poverty will not kill your dreams. So ako, napunta ako sa kinatatayuan ko ngayon. It's because of my perseverance and determination to pursue my goal in life, no? So kahit galing ako sa mahirap, matangkaraming discrimination, aking napagdaanan. Pero yung discrimination na yon, yung pag-aalipusta at pagmamata sa amin dahil mahirap kami, yun yung naging kapital ko para bumangon, di ba? So ang mahalaga talaga kasi guys, di ba? Kahit mahirap lang tayo, kung meron tayong pinag-aralan, yun yung mahalaga, di ba? Pero minsan unfair lang talaga yung buhay, na minsan mas nirerespeto pa yung mga mayayaman kaysa sa mga mahihirap na may mga pinag-aralan, di ba? Yung respect kasi ngayon, madaling kunin pag mayaman ka, pero pag mahirap ka, ang hirap kunin. Ang respeto na yan. Bakit sobrang hirap yan pag mahirap ka? Di ba? So, sa akin, yun yung nagpatibay sa akin, di ba? So way back 2003 when I graduated high school, at the age of 16, nakipagsapalaran ako sa Maynila, nagtrabaho na ako bilang houseboy. So namasukan ako sa isang mayamang abogado. After ng kontrata ko doon, nalipat ako sa isang mayamang check. So tumagal ako doon for almost 4 years, no, na bilang houseboy. So proud ako doon kasi yung pagiging houseboy ko, yun yung nakatulong sa akin. Nakatulong sa pamilya ko, nakatulong ako kahit papaano sa pag-aaral ng panganay namin na ngayon isa na siyang pulis. So maraming mga pagsubok, di ba? So nung pag-graduate na yung kapatid ko noon, kasi nag-intern na lang siya noon sa pulis, nagpo-pulis intern na lang siya noon noong 2006, I decided na umuwi na probinsya kasi ang sabi ng parents ko, ako naman daw yung mag-aaral, di ba? So umuwi ako ng 2006, nagpaalam ako dun sa amo ko. Tapos nung umuwi ako ng 2006, unfortunately hindi ako nakaabot ng college admission kaya para pass bahala na basta yung card, sorry,
yung cut na tinatawag. So hindi ako nakaabot. So hindi ako nakapag-enroll. So nung hindi ako nakapag-enroll, kaysa maglugmok, naghanap ako ng trabaho. Tapos yung panganay naming lalaki, kasi yung panganay namin babae, tapos yung panganay na lalaki, tapos pangatlo kasi ako. Nagtatrabaho sa ano, sa isang catering business, no, na may kinalaman sa patay. Sabihin na natin punerary, guys. Pero may catering services sila. So kung sino yung mga may namatayan, may mga kasal, ganun. Meron silang catering. So pinasok ako doon ng kapatid ko. So habang nag-aantay ako ng 2017 na entrance exam sa college, doon ako nagtrabaho. No? So doon ako nag-waiter/laundry. So pagalaba ako doon mga kortina yung ginagamit sa background ng kabaho, no? So yun yung mga nilalaba ko. Tapos so nung malapit na yung entrance, syempre nag-review hanggang sa yun nga nakapasok ako sa entrance ng 2017. So maraming challenges talaga nung college life namin, kasi syempre yung panganay namin nagsistart na siyang magtrabaho sa Maynila, kasi nga diba nag-iipon din siya para for board exam sa criminology. So nag-work siya dito sa Maynila bilang lady guard / radio operator sa isang mall. So yun yung nakatulong din sa akin para makapag-aral din ako, nakatulong sa parents ko. Pero sobrang hirap talaga, guys. Kung isipin mo yung hirap na yun, promise. Nung first semester, medyo okay pa, diba? Tapos nung second semester, kinausap na ako ng parents ko na sabi nila, hindi ka na namin kayang pag-aralin ng second sem kasi wala na talaga tayong enough na financial yung papagkukunan ng pang-enroll sa akin, pang-tuition, ganun, pang-allowance sa araw-araw. So ang ginawa, 'di ba, pinasok naman ako noon ng kapatid ko sa panibago niyang amo. Tapos ginawa akong scholar kasi matataas yung grades ko noong college, di ba? Take note, wala akong line of 2, puro line of 1, di ba? So unluckily, hindi tumagal din yung scholarship kasi hindi, parang bigla lang siyang nawala, guys. Parang nawala lang siyang parang wala, parang yung pagmamahal, di ba? Bigla lang siyang nawala na walang paalam, ganun, di ba? Tapos syempre, nagsastruggle na naman yung parents ko kasi namang problema na naman sila kung saan na naman kukuha ng pang second year college ko, di ba? So, nung kinausap ulit ako ng parents ko na, ayun nga, hanggang first year college lang talaga ako, tapos hindi na talaga kaya. Pero ako, nag-pursue talaga ako, guys. Diba sa college, merong tinatawag na student, college student council, o yung student supreme, student government organization. It depends sa school kung ano yung tawag mo. Doon sa pinaka main umbrella na student body sa school. Nag-file ako ng candidacy as college chairperson. So pag college chairperson ka kasi, guys, free tuition siya, syempre yung mga miscellaneous sa yun na, di ba? So malaking tulong na kasi yun, guys, pag free tuition na, kasi yung miscellaneous magkano lang naman, syempre ang problema yun naman doon, ulit yung pamasahin mo sa araw-araw, kasi nagtatravel ako from house to sa isang bayan, tapos muna sa isang bayan papunta sa school. So dalawang ride ako, tapos balikan, subalik apat. So nung time na yon, 5 pesos lang naman yung pamasahe sa bus, sa jeep.
Tapos mga 8 pesos or 10 pesos ata sa bus kung gusto mo. Tapos sa tricycle noon, mga 10 pesos din ata or 15 pesos. Pero yung nung amount na yon, nung mga time na yon, sobrang laki talaga siya. Malaki talaga siya yung amount na yon. So, ang ginawa ko, nagpa-elect ako bilang chairperson. So, syempre, walang kasiguraduhan, di ba? Kasi first year college ka, ang kalaban mo, third year. Kalaban mo, third year college, fourth year college, tapos first year college pa lang. So, yung third year at fourth year kasi, di ba, nakapag-establish na sila ng friendship doon sa buong campus. So, ikaw na bilang first year, kumbaga, bago pa lang sa university na yon. So, ang chances mo talaga is 30% na manalo ka. Pero, syempre, ako, determinado kasi nanggagaling kasi sa puso. Nanggaling kasi sa puso ko na mag-serve. No? Gusto ko talagang mag-serve sa studentry. So ayun, parang ano lang siya, parang naging himala na luckily talaga nanalo ako, guys. So syempre, 'di ba, malaking tulong 'yon. So laking pasalamat ko talaga noon. Tapos tuwa ako noon. Tapos mula sa school, excited ako. Hindi ko pa nga binalita 'yun kina nanay at saka tatay kasi gusto ko silang surprise. Pero syempre, may pakpak yung balita, 'di ba? So nalaman nila yun sa iba kasi nga marami din sa lugar namin nag-aaral dun sa university. So sila na yung nalaman agad nila, tapos super proud sila sa akin. May pagpatuloy ko na yung college ko, gano'n. Siyempre, happy ako kasi nga na nadagdagan na naman ng isang level yung year ko sa college. Kasi first year na-survive, tapos yung second year na-survive. Pero nung third year, election na naman siya, tapos unfortunately hindi na ako siya nanalo. Hoping naman sana no na may pagpatuloy ko ulit, pero hindi. Pero nung third year ko is another challenge sa akin kasi doon talaga nag-start. Doon na nag-start yung pinaka-struggle kasi di ba wala na akong vision, wala na akong ganun. Ang ginagawa ko nun, guys, na-experience ko na magkakaroon ako ng gagawa ko ng promissory note, tapos dadalhin ko dun sa administrator's office kasi hindi ka makakuha ng exam pag hindi bayad yung tuition mo. Pag ano kasi wala talaga kami pambayad. So, ang ginagawa ko, lakas loob lang talaga, guys. Lakas loob. Kasi sa school namin, legal naman yung gagawa ka lang ng promissory na dapat sa ganitong buwan makapagbayad ka na ng tuition. Ganun. So, naiintindihan ko yung rules ng school kasi, di ba, as a former chairperson ng university, maiintindihan mo yun. Di ba? So, ganun lang yung buhay. Ganun lang yung buhay nung college ko. Promissory noon. Tapos, hindi ka pa kukunin ng exam ng ganun kasi hindi ka nakapagbayad dun sa ano. Tapos, may time pa na babagsak yung grade mo kasi hindi ka nakasama sa mga tour kasi requirement sa tour kasi by the way guys, HRM pala yung course ko kasi HRM graduate ako. So unfair lang kasi nung time na yon kasi pag hindi ka nakasama sa mga tour automatic bababa yung grades mo. So unfair talaga dun sa mga mahihirap na walang kakayanan na makasama sa tour. Tapos syempre magsasuffer yung grade. So ngayon sa akin, sinasuffer ko yung grades ko kasi